Halloween shows. Kahit sila mo po ang aking katuruan. And I do believe sa maiksing katuruan ko to, we will be surely blessed because this is the will of the Lord na makapagdala po tayo at magsulit po tayo. So the reasons why you must win souls, letter A po is the worth of the soul. Mahalaga po sa Diyos ang ating kaluluwa. The soul of man is worth more than all the world. Tingnan niyo po, para malimit natin nabilinig kay Brother Ellis Villanueva, ang ating po beloved spiritual director. Sabi niya, aanhin ko ang mundo. Ito din po sinasabi sa Biblia sa Mark 8:36. What good is it for someone to gain the whole world if his own soul will be forfeited? Isay, makakatanda po man natin ang buong yaman ng mundo kung ang kaisa-isang kaluluwa natin ay mapapahama doon sa impyerno. So napakahalaga po ng ating kaluluwa sa ating Panginoong Diyos. That's why kailangan po natin bilang mga disipulo, bilang mga believers, we need to win souls. Yan po ay isang primary assignment ng ating pong buhay Kristiyano. Pangalawa po, letter B, reasons why we must win soul. The fact of hell. Sino po sa atin ang naniniwala na may impyerno? Parang po konti po ang naniniwala. Once again, tatanungin ko po kayo. Do you believe that there is hell? Amen! Hell is real. Totoo po, impyerno, nakasulat po ito sa Biblia. If we truly believe that unsaved souls were heading for eternity in hellfire, brimstone, torture, anguish, and pain forever, we should surely do all in our power to persuade them to turn from sin to Jesus Christ. Kung totoo daw po na naniniwala tayo na mayroong impyerno, dapat daw po gagawin natin ang lahat para ang ating mga relatives at ating mga kaibigan madala natin sa paanan ng Diyos. Dahil ang impyerno po, ito po yung eternal, kung meron pong eternal life, meron pong eternal death. Naniniwala po ba kayo dito? If there is eternal life, there is also eternal death. At yun po yung nagbabagang, sabi po dyan, nagbabagang apoy ng impyerno. Tayo kapag nagluluto, ano po ba? Pag namamlansya, pag napasok, nagplansya, para bang ang sakit-sakit, ang hapdi-hapdi. Plansya lamang po yan. Mantika lang ang nakapaso sa atin. How much more? Sa impyerno. Sabi doon, eternal fire. Walang katapusang apoy. Hindi namamatay na apoy. So, forever fire. At kapag doon ka nanagay, wala ka ng pag-asa. Hindi ka na pwedeng pumunta sa langit. Amen po ba? So, tunay po ang impyerno. Matthew 10:28 says, and do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, fear him who can destroy both soul and body. So, kailangan daw po talaga matakot tayo doon sa kahihinatnan ng mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Amen po ba? Sabi po ng Revelation 21 verse 8, but the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, their place will be in the fiery lake of burning sulfur. Kaya po napakahalaga na dapat alam natin na may impyerno. At kapag may impyerno at kung nagmamahal po tayo sa ating kapwa, we will be an instrument of God to save those unsaved people.
Ready po ba kayo? Kukunti lang po ang sumasagot na ready sila. We should be ready and we should be willing. Amen po ba? And another reasons why you must win soul, let us see. The suffering of Christ for every unsaved. Must his suffering be in vain? Yung bang pagsasuffer ng ating Panginoon sa Kristo sa krus, mawawalan lamang ba yan ng kabuluhan? So, sabi po ng Romans 4:25, Jesus was handed over to death for our trespasses. He was raised for our justification. The death was atoning. He bore our sins so that we are free of them. Tingnan po natin yung ginawa ng ating Panginoon sa Kristo sa krus. Our Lord Jesus Christ, wala po siya ni isang bahid ng kasalanan, but he was crucified, he died on the cross. Why? Because of you and me. Dahil po ikaw at ako ay makasalanan. At yung pong ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo para po palitan ang ating mga kasalanan ng katwiran. Gusto po ba natin mawalan lang yun ng visa? Hindi po ano. Kailangan po natin na ipangalat sa mundo na ang ating Panginoong Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Letter B, reasons why we must win souls. The desire to have the family circle complete in heaven. Sino po dito na mag-born again? Ito malimit kong ipinipress kahit sa mga seminars, sa ating mga LDT. Sino po dito yung nung mag-born again? Ano po yung ating first desire? Alam niyo po, nung ako mag-born again, ang gusto ko agad, ang aking pamilya. Madala ko sa paanan ng ating Panginoong Jesus. We don't have the power na mailigtas sila. Ang ating pong trabaho is to bring them sa kingdom ng ating Panginoong Jesus. Ang Lord po ang kikilos upang ipuin ang kanilang matitigas na puso upang sila'y sumuko sa Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo at sa akin. Papalag po ba kayo na mayroong member ng inyong pamilya ang hindi nakakilala sa Diyos? No, amen. Kasi ang hirap naman ang pakiramdam nandun ka sa langit ang iyong member ng pamilya nandun sa impyerno. We would not like that. Ayaw po natin ang ganun. Gusto po natin yung ating complete family ay magkakasama tayo. So kailangan natin magkaroon ng soul winning in the first place sa ating family. Amen po ba? Kailangan po yung i-desire natin po yan. Sabi po ng 1 Thessalonians 4:17, then they who are alive shall be caught up together in the clouds with them who remain to meet the Lord in the air, and so shall we be ever with the Lord. Ito po yung second coming. So, di po ba napakalungkot naman na ikaw pupunta doon sa Lord, pero yung pamilya mo naiiwan. Kasi pag natapos po yung rapture, there will be 7 years of tribulation. Di po ba pastora? Nakakaawa po ang sasapitin noong mga Kristiyanong maiiwan. So let us try our best na ngayon pa lamang ang ating pamilya dalahin po natin sa paanan ng ating Panginoong Jesus. Kapag nandun na po sila sa paanan ng ating Panginoong Jesus, God will move. Hihipuin po nila ang kanilang mga puso. And another reason why we need to win soul is letter E, the personal rewards that are offered to faithful soul winner. Kung dito po sa ating ministry, may mga rewards po tayong natatanggap kapag ikaw ay soul winner, kapag ikaw ay faithful tithers, meron ka pong mga rewards na natatanggap. How much more po kapag ikaw ay soul winner? Sabi po ng 2 Timothy 4:8, now there is in store for me the crown of righteousness which the Lord
the righteous judge will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have longed for his appearing. Napakaganda po nun. May reward po tayong matatanggap sa langit kapag tayo daw po ay sorry na yun po yung crown of life. Sabi din po ng Matthew 25:21, gusto niyo po bang marinig yung sabi ng ating Panginoong Jesus? Well done, my good and faithful servant. Come and share your master's happiness. Ang sarap pakinggan, ano po? Gusto po ba nating marinig yun? Gusto po ba nating maranasan na makakatanggap po tayo ng reward? Amen. May nakagalit po doon. Amen. Praise God. Kasi gustong-gusto niya na siya may reward. Amen po ba? Ang ganda po nung pagdating natin sa langit, huwag naman po say by the grace. Mas maganda po yung may ibibigay na regalo, may ipuputong na corona. So meron po mga pangangailangan upang tayo ay maging soul winners. Ano po ba yung mga characteristics ng isang soul winner? Letter A, he must be saved and be sure of his own salvation. So para po ikaw ay maging effective soul winner, you must be saved and you must be assured of your salvation. Ang hirap naman mag-soul win. Ikaw pala mismo, sarili mo, hindi mo alam kung ligtas ka o hindi. Sigurado na po ba tayo ligtas? Amen. Praise God. May talagang mga. Ligtas na ligtas. Amen. We need to be sure. We need to be assured that we are saved. Sabi po ng 1 Corinthians 9:27, now I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be qualified to the prize. Ibig sabihin po, this describes the kind of self-discipline necessary in order to be a winning spiritual outlet. We must bring our body into subjection so that our flesh, when its evil desire does not dominate us and lead us into sin, that will divert us from the goal of godliness and Christ-likeness and winning others to Christ. So, ibig sabihin po, kailangan po ang isang tunay na saved at isang tunay na soul winner ay talagang saved. So, kailangan natin yung discipline sa ating sarili. Baka naman tayo nagsosorbin, pero ikaw pa rin namumuhay pa ng hindi ayon sa kalooban ng ating Diyos. Paano ka magiging sorbiner kung ikaw mismo? Baka sabihin ng iyong pinagbabahaginan ng salita ng Diyos, nagsosorbin ka, ikaw mismo namumuhay pa ng hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. So we need to be sure of our salvation. Amen po ba? Kailangan po na tayo disiplinado. Kailangan po na tayo po ay magkaroon ng spiritual discipline for our spiritual life. Amen po ba? Nanahimik na po tayo. Ang isa pa po na characteristic of a soul winner, he must live a pure life inside and out. A surrendered life to Jesus Christ. So kailangan po, namumuhay po tayo ng tama inside and out. Hindi po yung pakitang tao lamang. Kasi sabi ng leader namin, mag-solving ka. Okay, mag-solving ako. Pero yung buhay mo, yung pinag-aaralan mo sa church, hindi mo naman ina-apply sa iyong buhay. So, to be a good soul winner, you must live up your life inside and out. Especially kapag nasa bahay ka ng employer mo. Ito po yung malimit na testing ng isang Kristiyano. Kasi kung minsan, or most of the time, ang ating employer, hindi Kristiyano naman. E tayo Kristiyano, sabi. Kung talaga may kay Christian, kasi karamihan sa atin, pag nasa bahay na, pag employers ang katapat, pag galit ang
galit ka rin. Awak mo akong utusan. Kapatid, anong trabaho mo dito? Pero nagagalit utusan ng ako. Oh, ang dami ko na ng trabaho. Bakit ka nagparito? Tatrabaho, of course. Pero kapag napapagod, nagre-reklamo. A true Christian, para maipakita po natin sa ating mga amo, tapos sasabihin mo, ay ako'y nag-church pag yung gumawag niyo at istorbuhin. We must prove to our employers pa lamang that we are bearing the name of the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Amen. So we need to have a surrendered life to Jesus Christ. Kapag surrendered life tayo kay Jesus, wala po tayong murmurings. Wala po tayong complain. Kaya po kuminsan natatawag tayong murmurites people because we are full of murmurs and complaints. Meron pa po ba kung nagko-complain sa atin? Hindi na lamang po sa employer, sa ministry. Naku, anniversary na naman. Sigurado, ang dami na namang babayaran. May t-shirt na namang o-opening. Be a part of it. Amen po ba? Kaya hindi ka na kamang makasurin. Hindi ka pa makabili ng isang t-shirt to support the fundraising. Aray or amen. Amen. Praise the Lord. So, sabi po ng 1 Peter 1:16, for it is written, be holy because I am holy. Yun po yung isang sikreto at isang karakteristik to be a soul winner. Kailangan po na ang buhay mo ay banal sa harapan ng Diyos dahil ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay banal at tapat. Sabi pa po ng Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others, they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Kasi kapag ikaw po ay truly surrendered to Christ, yung liwanag ni Kristo magliliwanag sa buhay mo. You will be the light and soul of this world. Magiging liwanag at asin ka ng mundong ito. Kung titingnan natin, ang mundong ito'y pasama ng pasama. We are called to be the salt. We are called to be the light of this world. Sino po gusto maging asin at liwanag ng mundo ito? Sino po may gusto? Amen. Amen. He must be, letter C, characteristics of a good soul winner. He must be a man of prayer, spirit-filled, loving, must persevere, not arrogant. Yan po, kailangan daw po tayo mga soul winner ay prayerful, spirit-filled, loving, must persevere, and not arrogant. Kasi po, kapag tayo po ay soul winner at hindi naman tayo nananalangin, at hindi natin ina-acknowledge ang banal na Santong Espiritu sa ating buhay, sa pagsusulwin, I don't think so na makakasulwin tayo. Maaring ma-invite natin ang kaibigan natin dito, pero hindi naman spirit-filled kung pagka-invite mo. Gusto mo lang na masabi sa leader mo na may dala. Do you think? Yun na lang ay himala ng Diyos na kapagdating dumating sa dito. The Holy Spirit will touch that person. Amen po ba? So kailangan po sabi po ng Ephesians 6:18, and pray in the Spirit in all occasions with all kinds of prayer and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying to all for all the Lord's people. Kailangan po mananalangin tayo. Yung po prayer, this is the backbone of a Christian. Kapag ang isang Christian ay hindi nananalangin, katumbas mo daw po ay ng tanggulay. Because prayer is the backbone of a church or of a person. Amen po ba? Kaya napakalaga po ng isang Kristiyano ay prayerful and spirit-filled. Sabi po ng Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time,
will reap a harvest if we do not give up. So, kailangan po mag-persevere tayo. Sa ating pong pagsusulwin, kailangan po tayo maghiyaga. Amin po ba? Sabi din po ng 1 Peter 1:22, Now that you have purified yourselves by obeying the truth, so that you have sincere love for each other, love one another deeply from the heart. Kailangan po kasi yung pag-ibig, ang pagmamahal, ang compassion, kapag nasa sa atin po yan, pag nagsusolve po tayo, it will be very effective. Do you agree with me? Amen, amen. Kaya kailangan po ang isang soul winner ay mapanalangin, spirit-filled, mapagmahal, hindi arrogant, hindi po siya mag-iisip po siya. Amen po ba? And letter D, he must have a fair knowledge of the Bible. Kailangan po, alam din natin ang salita ng Diyos. Maalala ko po kung magkukwento muna kasi parang baka inaantok na po kayo. Umalapak po, inaantok! Patapos sa instruction. Okay, magkwento muna ko para kasi parang seryoso kayo. Meron pong isang lalaki na lang yung example natin kasi kung hindi mga 50 years old na siya above. So, it so happened na naka-attend po siya ng church. Pag-attend po niya ng church, first time niya umattend. Nag-rema po sa kanyang puso yung Acts 2.38. Sabi po doon, repent and be baptized. Tuwang-tuwa siya doon. Kanya po tinitignan yung meditate niya. Kaya paglabas niya, kanya minimeditate yung Acts 2.38. Repent and be baptized. Repent and be baptized. Pagdating niya po sa bahay, nakita niya yung kanyang tahanan ay bukas. Tapos merong lalaki na nagnanakaw valuables. Napasigaw siya. Sabi niya, I'm student niya! Lakas! Kasi, nabigla siya. Yung magnanakaw, tumas ang kamay. So, ang ginawa niya, tinalian niya yung kamay. Tumatawa kayo ng pinaka? Para for the sake, kung hindi pa nakakalam niya, na-retro na. Tinalian, na-report niya sa kulay, so tinunan ng police. Sabi kayo ng police dito sa matandang ito, paano mo nasudyo yung magnanakaw samantalang bata pa, 30 years old lamang yung magnanakaw, eh ikaw ay 50 ng mahigit. Sabi niya, abay, ewan ko ba, sabi ko lang naman eh, Acts 2:38, eh tumaas ng kamay. Ngayon ang tinanong yung magnanakaw, bakit naman ang dali kong napasuko? Eh sabi niya, may dalawa siyang panahol, may dalawa siyang 38. Sino ba naman ang hindi matatakot? Pala ko lang siya. Ay palakol at dalawang revolver na 38. So mga pangyarihan po sa salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Praise God. So kailangan po, kapag tayo po'y nagsusolwin, we must have a fair knowledge of the Bible. Sabi po ng 2 Timothy 2:15, do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, and who correctly handles the word of truth. So, kailangan po, pag tayo po'y nagsusolvin, baka hindi natin alam ang Biblia, baka ikaw ang madala. Sa halip na ikaw ang magsusolvin, ikaw ang solvin. I have an experience of this. Nagkaroon po ako ng encuentro doon po sa isang sekta ng religion, and we are sharing the word of God. Sabi niya, ikaw matanda po sa 2 Corinthians na tayo, o 1 Corinthians, sabi niya, alam mo, sabi niya sa akin, ang taray ko eh, alam mo, ikaw yung pinakawawang nilalak sa mundo dahil kay Kristo ka lamang umaasa. Diba? Nagkaroon ng question sa akin isip.
ang ginawa ko, binuksan ko ang Biblia doon sa verse na pinalala ko sa akin yun. Eh, yung pala is about resurrection. So, ang ibig sabihin, kung dito lamang sa buhay na ito tayo aasa, ibig sabihin, we need to hope in Christ in the resurrection. Amen po ba? So, ibig sabihin, we need to put our hope in the Lord in this life and in the next life. So, kung hindi po natin pag-aaralan ang Biblia, magtatanong po tayo, abay, oo nga, sabi dito eh, pinakakawawa kang nilalang kung kay Kristo pala mag-aasa sa buhay na ito. Ang ibig sabihin pala, hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa kabilang buhay. Amen? So, we need to have a fair knowledge of the Bible. And, sabi ko ng Joshua 1:8, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written on it. And you will be successful. Then you'll be prosperous and successful. Sabi pa po, ito po yung isa pang karakteristik. Malapit na po tayong matapos. He must have a deep compassion for souls. Kailangan po, mayroon tayong habag, mayroon tayong awa doon po sa mga lost souls. Hindi po ba? Kasi pag hindi natin naramdaman ang compassion, hindi tayo magiging effective soul winner. Sabi po ng James 5:20, remember this, whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover a multitude of sins. So, ibig sabihin po, kailangan po yung compassion. Dala-dala natin lagi yan. Kasi kapag wala akong compassion, sasabihin mo lang, pasisaret on tracks, o basahin mo. Wala na, there's no compassion. But we need to have compassion when we are winning souls. Amen po ba? And kapag ikaw ay full of compassion, then you will be happy. Now, paano ba mag-win souls? Malapit na po tayo matapos. Teaching po ito. How to win souls? Kapag tayo po ay mag-winning soul, we need to seek and pray for opportunities and use them. Do not procrastinate. Ibig sabihin, seek and pray for opportunity. Pag meron kang opportunity, use it. Huwag yung sasabihin mo, bukas na lang ako tinatama. Bukas na lang kasi masakit ang ulo ko. No. If this is the opportunity, do it. Kasi baka bukas wala na yung opportunity. Amen po ba? And be courteous. Everything, okay. Be courteous. Don't be talkative. Kapag nagsusulbin ka, maging magalang ka naman. Hindi porket alam mo kung ligtas ka na, ay hanapan mo na. Be courteous. Maging magalang ka naman sa pagsusulbin. Amen po ba? Don't be talkative. Avoid familiarity. Always keep confidences and don't be drawn to arguments. Tandaan po natin kapag tayo nagsosolvin, huwag po tayong nakikipag-argue. 2 Timothy 2 verse 23, don't have anything to do with foolish and stupid arguments because you know they produce quarrels. And the Lord's servant must not be quarrelsome, but must be kind to everyone, able to teach, not resentful. Kailangan po hindi tayo pala away. Baka po pag nagsusulin tayo, supla-suplada natin, we must be courteous. Amen po ba? Hindi iiwasan po natin makipag-argue. Ay, alam ko kasi ang Biblia. Ganun po ba tayo? Basta alam ko yan. Hindi po kailangan niyang pinagtatanungan. Amen? We must have diplomacy in dealing the word of God. Ang isa po, everything we do and say as Christian must amount to winning souls or else it is useless. The task is to lead soul to definite acceptance of Christ. Yung po yung duty natin, kailangan malit natin siya sa ating Panginoon Jesus. Amen? And do not rely on your ability. Don't be impatient. Huwag po tayong, magaling ako sigurado pag lumapit ako dito. Sasama na sa akin yan.
Kasi ang galing-galing ko eh. Ang galing ko mag-memorize ng Word of God. At saka magaling ako sa talk. Magaling ako sa sales talk. Matitinda ko ng Tupperware. Ang dami kong nabibenta. Hindi po ito Tupperware. Hindi po ito pagbibenta ng Tupperware. You are approaching people to bring them. We need to have a definite effort to bring them to the Lord. Amen. Amen. So, we need to deal with it, to deal with them with humility and sympathy. For, kasi kailangan, ilagay mo din yung sarili mo sa sapatos nila. Kasi dati ganyan ka eh. Di po ba? Dati po ganyan ka. So, therefore, sabi po ng Colossians 3:12, therefore, as God chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. So, as I conclude, when a person is ready to make the decision to be born again, pray for him and get him said a word of prayer, asking Christ into his life. Bigyan niyo po sila ng Bible verse for salvation. Kapag natapos na po yun, pag-pray niyo po yun. At kung hindi pa rin po successful ang inyong effort, keep on praying. Huwag po kayong hihito ng pananalangin. Keep on trying. Amen po ba? Kailangan po hindi tayo hihito. Ang sabi po ng Psalms 26 verse 6, those who go out weeping, carrying seed to sow, will return with songs of joy, carrying sheaves with them. May the Almighty God turn you into effective and fruitful soul winner for His glory alone. Tumayo po tayo ngayon.